Pag-update natin ngayong araw, Terence Crawford versus Errol Spence, nilabas na ang pay-per-view buys. Umabot nga po ito ng 700,000 pay-per-view, kumita ng $50 million. Pagdating naman sa ticket sales, umabot ng $21 million. So maliwanag mga tol na mas malaki pa yung laban ni Ryan Garcia versus Tank Davis. Dahil umabot po yon ng 1.2 million pay-per-view buys. Kumita po yon ng 100 million in revenue. Kaya mas malaki pa po yung laban ni Ryan versus Tank. Yung sinasabi nilang biggest fight dito sa welterweight, tinaob lang ni Ryan versus Tank. Pero kung ikukumpara po natin sa pay-per-view ni Pacman versus Floyd Mayweather noong 2015, parang kalingkingan lang itong mga tol, hindi pa nga nakakalahati. Pinakamalaki kasi yung laban ni Pacman versus Floyd, umabot po yun ng 4.6 million pay-per-view buys. Talagang napakatindi po nun. Sumunod na pinakamalaki sa pay-per-view yung laban ni Floyd Mayweather versus Conor McGregor. Pero okay na rin ito mga tol dahil nag-revenue ng $50 million. So pasok pa rin sa banga yung naging laban. Yun nga lang, hindi ganun kalaki yung pay-per-view. Ito yung sinasabi nila mga tol na epekto ng social media. Kapag mas marami ka talagang followers at sikat ka, sigurado mas maraming manonood sa pay-per-view. Dito makakita mga tol na hindi sa skill na susukat ang dami sa pay-per-view kahit ikaw pang pinakamagaling. Given na ito mga tol kasi hindi naman talaga mabenta si Crawford sa pay-per-view. Pero tignan natin yung kanyang susunod na laban kontra Jermell Charlo kung may kasal. Kung kaya pa rin niya bumenta ng mahigit 500,000 pay-per-view. Sa ibang banda, Terence Crawford nagpasalamat naman kay pambansang Kamao dahil sa kanyang post. Kaya na-repost ni Bud Crawford yung post ni Pacman. Tapos may caption na much love and respect for Champ at Manny Pacquiao. Sa ibang banda naman po, Vasily Lomachenko versus Shakur Stevenson posible maglaban para sa bakanteng WBC belt. Matatanda niya po natin na ginawang WBC in recess itong si Devin Haney. Ibig sabihin siya pa rin ang champion. Kaya lang ayon sa rules ng champion in recess, kailangan paglalabanan muna ang bakanteng belt. Kung sino mananalo at sunod na maging champion, kailangan labanan ni Devin Haney. Maraming ang naguguluhan dito mga tol, dapat WBC interim lang yung paglalabanan. Dahil si Devin Haney nga po ang champion pa rin sa 135. Ngunit dahil sa champion in recess na yan, baka paglalabanan na nga po ni Stevenson ang bakanteng WBC belt. Dati kasi nilalabas lang WBC interim belt. Pero ngayon may champion in recess na. Kaya habang nasa mataas na division si Devin Haney, may WBC champion pa rin sa 135 pounds. Kumbaga nagbakasyon muna yung champion kaya hindi pwedeng magdepensa. So hintayin natin mga tol, Vasily Lomachenko versus Stevenson para sa bakanteng belt. Pero kung ayaw ni Vasily Lomachenko na lumaban kay Stevenson, nakasunod po dyan sa ranking si Isaac Pitbull Cruz, William Cepeda at si Frank Martin. So pwedeng mamili na lang dyan si Stevenson kung sino ang gusto niya labanan. Pinakamaganda nga po dyan si Frank Martin or Isaac Pitbull Cruz. So hanggang dito na lang muna tayo sa ngayon mga tol. Maraming salamat po.